Hello guys, bibili po tayo ngayon ng karne po ng baka. Ayan po. Kasi magluluto po tayo ngayon ng nilagang baka with seaweed. Ayan po sila, ang dami oh. Ayan na. 3 kilos lang po ang ating bibilhin. Sagad muna po kuya. Okay. Ay na po iyan kuya. Ayan po, pagkatapos natin siyang hugasan, babanlian lang po natin siya ng mainit na tubig. Yan, para po mas malinis siya. Ayan po. Saka po natin siya i-drain. Tatanggalin lang po natin siya ng tubig. Yan. Ito na po ang ating beef. Papakuluan na po natin. Lalagyan lang po natin siya ng water. At mag-antay lang po tayo ng 2 to 3 hours para po tuloy na po siyang lumambot. Ayan na po. Kasi sa kahoy lang po natin siya isasalang. Kaya medyo matagal. So ayan po, habang pinapakuluan natin ating beef, kukuha muna tayo ng tanglad, sili, at saka siling dabuyo. Ayan po. Eto na po, luto na ating beef. Palabigin lang po natin siya para pumamuo ang kanyang taba-taba. So guys, i-check na po natin. Ayan na, malamig na. Ayan po. Kung napapansin niyo po, oh, ayan, mga sebo na muong taba. Ang gagawin po natin ay tatanggalin lang po natin itong mga taba na to kasi hindi po maganda sa ating kalusugan. Ayan o, oh, ang kapal. Ayan. Ayan po siya. Tatapon po natin yan. Ayan po. Ayan po o, oh, ang kapal niya. Ayan. Ribs po na part itong ating nilaga na baka. Kaya ayan po. Hindi po talaga natanggal yung mga taba-taba niya nung nilinisan ko. Hindi gaano natanggal. Kaya ginagawa ko po ayan. Papalamigin ko po muna siya hanggang mamuo po yung kanyang mga taba. Saka ko po siya tatanggalin. Ayan. Para po kahit papano less po yung taba niya. Ayan o. Imagine po pag makain po natin lahat yan, nahigop natin. Agoy. Kawawa po yung ating heart. Kaya ayan po ang ginagawa ko. Kung hindi man po natanggal lahat ng taba niya nung nilinis, at least pag namuo na siyang ganyan, mababawasan po ang taba sa ating ulam. Ganito po karami ang ating natanggal na taba, namuong taba niya, oh. Grabe, dami. Mas maganda talaga pag tatanggalin po natin pagkatapos natin palamigin para po safe po tayo. Mas masarap po ang sabaw. So guys, ready na po tayo sa ating mga ingredients. Ito na po ang ating baka na pinalambot. Ayan na po siya. Ating dried seaweeds. Ito po ay yung Korean dried seaweed siya. Ayan po yung kanyang itsura. Ito po ay masarap sa kahit ano pong klaseng pang ulam. Kahit saan po siya isahog. Ayan po siya, 80 grams. 148 pesos lang po siya. Malaki na po yan. Ang ating sibuyas, luya, paminta, asin, patis, tanglad, siling labuyo, at siling haba. So yan na guys, start na po tayo sa ating pagluluto. So ito guys, transfer lang po natin yung ating beef dyan sa mas malaki pong kaldero para po mas marami pong sabaw yung ating mailagay para po sa ating ding seaweeds. Mas
Masarap po kasi pag may masabaw-sabaw. Si yung seaweeds po maglalasa din po sa ating sabaw. Ayan siya guys. Papakuluan lang po natin siya. Saka po natin ilagay yung ating mga ingredients. Habang pinapakuluan po ulit natin yung ating sabaw, ayan po, ibababad natin itong ating dry seaweeds. Ganito po guys yung itsura. Ayan, ito po yung nababad na. Ayan po siya guys. Lumambot na siya. Ang lalaki. Ayan o, ang haba. Ayan, ang haba po yung ating dried seaweeds. Tapos ito po yung itsura nung hindi pa nababad. Ibababad lang na ganyan at magiging ganito na po siya. Malambot. Ayan. Babad lang po yan. Antayin lang po natin siya lumambot. Ang laki-laki niya. Ayan, ganyan po yung itsura ng dried seaweeds. Ito po ay yung Korean dried seaweeds. So, hayaan lang po natin siya guys na nakababad para po sa ating sabaw. Ayan guys, pag lumambot na po ang ating dried seaweeds, gupit-gupitin lang po natin siya ng ganito para lumiliit-liit po siya. Para sakto lang po sa ating soup. I-check po natin. Ayan, kulong-kulo na po siya guys. So, ilagay na po natin ang ating mga ricado. Ito po ang tanglad. Luya. Sibuyas. Siling haba. Ang ating nor. Yan. Asin. Paminta. At ang ating patis. Yan. Konti lang muna. Timpla na lang po natin siya maya-maya kung sakto na po yung ating lasa. So, takpan muna natin. Intakpan lang po natin at hayaan pong kumulo para lumasa po ang kanyang mga ricado. Ayan po, after 3 minutes, lagay na po natin ang ating dried seaweeds na binabad. Ayan siya. Ayan. Ayan. At hayaan lang po kumulong-kumulo konti. So guys, ito na po ang ating nilagang baka with Korean dried seaweeds. Ayan na po siya. Sarap na pong umigop. Ayan. Guys, kung nagustuhan niyo po uli ang aming video na ito, please like, subscribe, and click the bell button below para po ma-notify kayo sa aking mga next videos. Thank you! Bye!